Nandun pa, sa L3. Nandun yung helper sa likod. Tita, inanap po si Tita Joanne daw. Tulungan mo na siya. Pati yung mga ano. Tanggalin mo yung tape. Yung mga pangalan. Eh, okay lang yan. Hindi, sinasama ko yan. Kasi pangalan yung mga yan. Bye, Sister Rose. Bago po natin commit yung bago po tayo commit yung katawan ni Rose sa lupa ay let me just have a word from God para po sa bawat isa. I'm trying to read from Galatians chapter 15 verses 51 to 55. Yan po ang sinasabi. Behold, I show you a mystery. We shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying, as it is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, thy victory. Ang katawan po na nandito sa ating harapan is just but an earthly tabernacle na kung saan si Rose ay nabuhay for the past 54 years. It is tenderly and reverently that we commit this house to the grave. Katulad nga po ng sinabi ng banal na kasulatan, ang katawan ay babalik sa lupa at kung saan ito nanggaling. Sabi po yan sa Ecclesiastes chapter 3 verses
20 to 21. Sabi diyan, all go unto one place, all are dust, and all turn to dust again. Who knoweth the spirit of man that thou goeth upward, and the spirit of the beast that goeth downward to earth. Kaya lang ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Sabi po diyan, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Ito po yung mga talata na kung saan ipinapakita ng Panginoon ang pag-asa ng mga taong nakakilala kay Kristo. Si Rose po ay nasa piling na ng ating Panginoon. And this time, mga kapatid, we will commit his body to the ground to where it belongs. Manalangin po tayo, ipikit po natin ang ating mga mata. Pangamat po kami sa buhay ni Rose sa loob po ng 54 years na siya ipinahiran mo sa amin. We recognize, Lord, that the body before us is not her. It is the house, a tabernacle in which she lived. So ngayon po, Panginoon, ay kinukumit po namin ang katawan na ito sa lupa. And we rejoice na ang kanyang kaluluwa ay kasama mo na simula nung siya'y kinuha mo. Katulad nga po ng sinabi sa Ecclesiastes 4:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God. We thank you for making your presence very real sa buhay po ni Pastor June at sa kanyang pamilya at sa pamilya po ni Rose, and that you will specially strengthen and sustain them in the days, in the weeks, and in the months to come. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Dalhin sa huling hantungan ang katawan ni Rose ay pwede po tayong tumingin for the last time at mamaya po idadali na natin siya doon sa lugar kung saan ang kanyang katawan ay i-commit na natin. Sige po. Pwede po kayong pumunta rito, and then pag ganun po, ikot na lang po kayo pabalik. Ano pa? Yung mga gusto pong tumingin, tumingin ako. Last viewing na po yan. Dapat isang direction lang yung pasok at labas. Dito po ang labas, ha, kasi papasok doon, oh, yung mga nakapila. Dito po ang labas. Pakibilis yung ikot niya. Sige, dito ang labas po. Dito ang labas.
Wala na magbibili. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige lang po. At bago po natin tawagin si Brother June, si Richard June, para po sa kanyang final salamat. Kung wala na po ay